Insurrecto. Anong dalakasan niyo? Insurrecto. Bueno, total, iniingin nyo, ibibigay po natin mga kaibigan, palakpakan po natin ang nag-iisang nabubukuntangi Adoni Enzo Recto! Attorney Comotorgo. Magandang gabi. Kanina hapon yung pagbati ko. Medyo pagod pa po ako kasi dalawang araw kaming naglayag sa West Philippine Sea. Kanina lang na alauna ng madaling araw po kami dumating. Pero nangako ako sa mga organizers nito na pag natapos ng maaga yung paglalayag namin, dinidiretso ako dito. Hindi naman po ako nagbibiro ng sabihin ko yun. Kasi kahit sa mga vlog ko, kung may nakakapanood man po kayo sa akin, lagi ko namang sinasabi na sa maraming issues magkakasama tayo. Hindi naman po sa inyo lingit na ako po'y ang sinuportahan ko ng eleksyon, si Lenny Robredo. Unang-una po kasi, Taganaga City ako. Siya nga po pala, si Takiro pala, galing pang Iloilo. Ako po, hindi po ako, ngayon, lumuwas lang po talaga ako para sumama sa West Philippine Sea Voyage. Kaya gusto rin ko rin sanang sumama noon doon sa Senate. Kaya lang wala po ako. Pero mayroon po akong mga members ng Bunyog dito sa Metro Manila. Sa susunod, pinakilala ko na po kay Rocky, yung aming leaders dito. Makakasama na po ninyo sila kapag may pagkilos ulit tayo. Kahit wala po ako. Ano po? Ngayon, siguro nagtatanong kayo, bakit sumasama ako dito kahit Lenny Robredo ako nung nakaraang eleksyon? Ako po ang totoo, kaya ako Lenny, kasi may ilang mga issues talaga na gusto kong mangyari. Una, gusto ko talagang mapanagot si Duterte sa mga krimen niya nung panahon niya. Human rights lawyer po ako eh. Nagtuturo po ako ng human rights law, constitutional law sa Ateneo Dinaga University College of Law. Ako po, ang si Harry Roque, human rights lawyer yan, kaya lang nakakahiya na yan sa amin ng mga human rights lawyer. Dahil po talagang malapit sa akin ang human rights, kaya ako, sabi ko, kapag si Marcos ang nanalo, hindi yan mananagot si Duterte. Kaya si Lenny lang sabi ko ang pipwede. Ang isa pang issue sa akin, West Philippine Sea. Sabi ko, si Marcos, hindi yan magtitindig sa, kasi si Duterte ang kakampi niya, itutuloy niya lang kung anong gagawin ni Duterte. Sabi ko, si Lenny lang ang pwedeng mag-stand against China. So yun yung mga dahilan bakit Lenny ako at ayaw ko kay BBM. Pero nagbago ang lahat. Nagbago ang lahat. Ang stand ni BBM ngayon, malinaw na malinaw, pinaglalaban ang ating soberanya laban sa China. Pagdating sa pagpapanagot ng mga krimen nila Duterte, napanood naman natin ngayong linggong ito. Pagbaba na pagbaba namin galing sa West Philippine Sea, nabasa, dalawang araw akong walang balita. Ang nabasa ko, nag-browse ako ng mga balita, mag-iimbestiga na ang kamera ng mga krimen nangyari noong panahon ni Duterte. At noong nakaraang linggo, ang Department of Justice ay hininga na ng Malacanang ng briefer. DOJ briefer. Ibig sabihin, open na ang Malacanang. Open na sila sa kung anumang options. Gusto lang nilang ma-brief ng lahat ng options, legal option. So magandang development ito. At dahil kayo mismo na mga solid Marcos supporters, kayo na ang humihingi na papasukin ang ICC, mag-cooperate ang ICC, at susuportahan din namin yan. Susuportahan niya ng mamamayan. Sa tingin ko, sa tamang panahon, magbabago ang stand ni PBB. Lalo na pag lumabas ang resulta ng investigasyon ng kamera. Pag lumabas ang investigasyon ng kamera at talagang doon makikita kung ano talaga ang karumaldumal na krimen ng nakaraang administrasyon sa extrajudicial killings, sa tingin ko, si PBBM, bukas yan, na-entertain ang posibilidad na mag-cooperate sa ICC. Lalo pa, may binuo nung nakalaang linggo na super human rights body. Sabi ko, human rights ang isa sa mga programa ng administrasyong ito. Human rights lawyer ako. Kaya sabi ko, suportahan ko to.
So, sa dalawang issues na yan, na malapit sa akin kaya ko sinuportahan si Lenny, hindi ko inaasahan na gagawin niya ni Marcos, nagbago ng direksyon si Marcos, kaya ko sinusuportahan ang gobyernong ito ngayon. At mayroon pang bonus. Mayroon pang bonus. Hindi ko inaasahan na papanagutin si Kibuloy. Hindi ko inaasahan na i-revoke ang franchise ng SMNI. Sa totoo lang, medyo mahirap gawin niya. Baka nga si Lenny, medyo mahihirapan gawin niya. Kailangan ng political will yan. Pero nagawa ng administrasyon ito. Bagamat mayroon ding mga issues na hindi ko masuportahan tulad ng Chacha. Pero isang tabi natin yan. Dito tayo sa nagkakaiso tayo. China, ICC, at magpaparesign kay Sara. Magkakasama tayo dyan. At hindi po ako namumulitika. Napapanood nyo naman siguro ako sa mga vlog ko. Very open po ako dyan sa bagay na yan. Kahit sinasabihan ako ng ilang kakampings na panatiko na Marcos loyalist na daw ako, sabi ko, hindi nyo naiintindihan. Hindi nyo ako naiintindihan. Hindi naman ako Marcos loyalist. Naninindig, tinusuportahan ko lang yung tamang stand ng gobyernong ito dahil tama. Kung saan yung tama at totoo, doon si Attorney Enzo Recto. Ngayon po, bakit ako kontra kay Sara at bakit sumama dito? Kasi lahat ng pinaninindigan ko, lahat ng ginawa ni Duterte, at lahat ng binaligtad ngayon ni PBBM, ibabalik yan ni Sara uli pag siya ang naging presidente. Pagdating sa issue ng drug war, yung madugong pagpatay, yung tukhang, gagawin din uli ni Sara yan eh. At ang mga aktivista na kritiko kapag lumaban sa kanya, nag-criticize sa kanya, ipapapatay ni Sara yan. Nakikita nyo, DepEd Secretary pa lang, ang bukang bibig, terorismo, komunista, saan ka nakakita ang DepEd Secretary ka? Yan yung bukang bibig mo. Ibig sabihin, yung human rights ay isang magiging malaking issue uli pag naupo si Sara. Pangalawa, yung issue sa China. No comment nga siya eh. At gagawin ng China ang lahat para manalo si Sara sa 2028 kung tatakbuman niya. So ibig kong sabihin, yung issue ng human rights, yung issue ng madugong drug war, extrajudicial killings, issue ng China, ibabalik lahat ni Sara yan kung ano ang ginawa ng kanyang ama. Ano man na nabago ngayon sa panahon ni PBBM, ibabalik yan ni Sara kung ano yung ginawa ng kanyang. Mas malala pa. Mas malala pa. Kaya sa akin, ako tinitingnan ko ang long term. Hindi siya dapat maupong presidente sa 2020. At kung nagbabalak sila na patalsikin si PBBM at constitutional successor si Sara, siyang iluluklok, hindi po natin dapat payagan yan. At hindi rin natin dapat payagan na manalo yan sa 2028. Dahil lahat ng pagbabagong nakita natin ngayon ay ibabalik yan ni Sara sa kanyang ama. Kaya mukhang magiging matagalan ang ating pagsasama. Magiging matagalan. So yan po ang mga dahilan. Ang dahilan bakit ako ay sumusuporta sa mga stand ng gobyerno ni Marcos sa ngayon at bakit ako naninindigan laban kay Sara, hindi lang yung pagpaparesign niya sa DepEd, yung mga binabalak nilang patalsikin si PBBM at iluklok si Sara, hindi, huwag natin payagan yan. At yung kung tatakbuman yan sa 2028, ang ikakampanya ko, kahit na sino, huwag lang si Sara. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi. Maraming salamat.